Ngayong araw ay papunta kami ni Ira sa Kainta dahil may bago kaming na-discover na kainan ng pansit batil patong. Sumakay kami ng jeep na may signboard na parola dahil ito yung mga pumapasok sa loob ng Kainta. Dito kami bumaba sa tapat ng malaking building na kung tawagin ay Rablo Marketplace. Nasa gilid na kasi nito ang papasok sa Greenland Executive Village. Nasa may bandang likod ng building ang mga tricycle papasok sa Greenland. May dalawang pila nga pala dito, ang kanan at kaliwa, pero ang papunta sa kakainan natin ay ang pila na may sign na kaliwa. Sumakay na nga kami ng tricycle at nagbahatid kami sa Chrysanthemum Street. Pagdating namin sa Chrysanthemum Street ay andito na nga kami sa plato ni Juan ang kakainan namin ng pansit batil patong. Kaya nagbayad na nga kami ng pamasahe at bumaba na ng tricycle. Pagpasok namin sa loob ay naghanap na kami ng maupuan at ito nga pala ang kanilang menu. Marami pa silang pagkain dito bukod sa pansit, pero ang in-order ni Ira ay pansit batil patong at pansit kabagan naman ang sa akin. Habang naghihintay kami ng order ay napansin namin na malinis ang lugar nila at isa pa ay meron silang pa YouTube dito para pwede kang makinig ng music at hindi ka mainip. Napansin din namin na sila pala mismo ang gumagawa ng Mickey o ang noodles na ginagamit sa pansit at habang naghihintay ay dating gawi kaya gumawa na si Ira ng sausawan namin. Nakakatuwa dahil puting sibuyas ang gamit nila dito at pinigaan na nga ni Ira ng kalamansi ang sibuyas. Habang pinipiga ni Ira ang kalamansi ay kumuha naman ako ng sukang Iloco at toyong malabon. Pag-abot ko na mga ito kay Ira ay una niyang inilagay ang sukang Iloco. Pagkatapos lagyan ng suka ang sibuyas na may kalamansi ay naisunod naman ang toyong malabon. Nang ayos na sa panlasa namin ang timpla ng sausawan ay pinigaan na ng sili para umanghang at inihain na nga ang order namin. Overload pansit batil patong ang kay Ira. Ang overload nila dito ay may karahay at chorizo. Masarap ang timpla ng kara beef nila at nagpadagdag pa sa lasa ang patola. Nagpa-add-on din si Ira ng tugegaraw longga. Ang order ko naman ay overload na pansit kabagan na nag-originate sa Kabagan Isabela. Mas manipis ang noodles nito at ang kaunting sabaw ay nakahalo na sa pansit. Kumain na nga kami at sa kalagitnaan ay humingi ako ng kara beef kay Ira. Nasanay kasi talaga ako sa pansit batil patong pero pagdating sa lasa ay pareho talagang masarap at saktong-sakto ang servings nila kaya hindi nakakapagtaka na naubos namin. Naubos din ni Ira ang kanya at bago kami umuwi ay bumili din kami ng dalawang balot ng tugegaraw longganisa. Nagbebenta din pala sila dito ng cornic at ng suka na may nakababad na sili. Pagkatapos naming magbayad ay umalis na nga kami dahil may work pa kami mamayang gabi. Sa mga gustong sumubok sa plato ni Juan ay mag-like lamang sa kanilang page dahil nandun ang exact address nila. At dahil ito na nga yata ang kainan ng pansit batil patong na pinakamalapit sa amin ay talagang mapapadalas kami dito. At hindi lang dahil malapit kundi dahil sulid na sulid talaga. Habang naglalakad nga pala kami papuntang saka yan ang tricycle ay may nakita kaming dragon pero hindi na kami natakot dahil nandun naman ang may-ari at sinabihan daw niya na huwag kaming bugahan ng apoy. Pero alam namin na niloloko lang kami ng may-ari. Paano ba naman bubuga ng apoy yan? Wala namang katawan. Siguro ginawa ng pulutan. Salamat sa panonood!